yan. So ano to, ang masarap sa Hong Kong, libre. So shout out sa mga viewers natin, 48,000 na po tayo ngayon. So di ko na po ngayon patatagalin pa kasi excited na po akong malaman kung ano yung matutunan natin ngayong araw at sa share natin mamaya. Kung narinig niyo po, excited na po kayo, pakitype po ng number 15 para makapag-umpisa na po tayo. So, ayan, ayan. Then shout out din po kay Ma'am Pauline Marie from Saudi. Nanonood po yan. So, ayan. So, marami parang nagtatype at nakikinig ngayong araw. So, mas maganda siguro kung naka-open cam tayo kung wala man tayong ginagawa ngayon. So, ito na po pala, pinapakilala. Ako nga pala si Coach Jemon from DMI and from Alpacham. So, pinapakilala ko na po ngayon ang ating presenter na si John Bell Ortega. Ay, so, ito po si John Bell Ortega, laking probinsya ng Albay, dating magsasaka, dating mangingisda, dating delivery egg, pati nalilip, dating empleyado ng company at dating private driver. Grabe talaga. Full-time na lang ginagawa ang negosyo. Siya ay si John Bell Ortega. Ayan na po. Hello, hello, hello. Okay ba yung sound natin dyan? Pakitype nga naman ng number 69. Yan, marami. Thank you sa mga manonood natin na nag-land po kayo ng oras, mga OFW man o hindi. Tama po yung narinig nyo na pinag-introduce sa akin ni Coach Jemon. Thank you ha sa napaka-gandang pagpakilala mo sa akin. So, mag-share screen lang po ako. Okay ba? Makikita po ba? Yan. Kung ano pa, ano man po yung nasabi ni Coach Jemon kanina, yan po yung dating background ko. Kumbaga, bago po ako napunta dito, grabe, grabe yung pinagdadaanan ko. Kumbaga, napaka-thankful ko dahil napunta ako sa Empowered Consumers. Tama po siya, full-time ko na po itong ginagawa ngayon. So, ako nga po pala si Coach Jun. Okay, magsimula na po tayo. Hindi yan. Yan, okay. Namangha kayo, no? So, joke lang po yun. Welcome to Eco Presentation. Empowered Consumerism po. OEC 5. Next. Yan. Yan po ang ating magigiting na mga may-ari. Kumbag sa bahay, sila po ay yung mga haligi para natupad nagawa po ang isang bahay. Kung sa kampanya po, ito naman po ay ang mga may-ari. Sila po si Mr. Arnil Limpin, tapos si Mr. Jan Aspirin po, Dr. Eduardo Cabantog, at Engineer Eugene Gonzalez, at Doktora Connie Cabantog. Ayan. Ang kagandahan pa po dito ay mga Pinoy po ang ating mga may-ari. Yan. Our partners, siyempre, hindi po basta-basta o hindi po fitsugin ng ating company. Hindi po sila makikipag-tie up sa ibang mga company, mga bigatid. Tulad po ng Nature's Way, Billion Dollar Company a Year, Good Manufacturing Practice Certified, Halal and Kosher Certified. Siyempre po, hindi po mawawala ang DSM, Multi-Billion Euro Company a Year, one of the largest supplier of raw ingredient of nutritional of the world. Yan. Yan, siyempre po, di po mawawala ang multi-billion yen company o AMS. Kasama po dito ang Weider o multi-billion dollar company a year manufactured by Burns product. Next, ayan, ang Nature's Way po. Kumbaga, over 51 years, nasa 700 product lines, BPAD, US PDA, halal, kosher approved. So, nagkakaroon po dito ng 200
medical doctors, herbalists, and scientists. Kumbaga po, pinag-aaralan po nila talaga ng maigi ang ating mga products para may share po sa atin ang magandang ano po nito, kinalabasan. So next, what is ORAC? Oxygen Radial Absorbance Capacity o ORAC. Next. Ayan. Ano po ang good news o bad news? Kumbaga sa ating katawan, pag oras na nagkaedad po kayo ng 30 pataas, ang ating pong katawan ay hindi na po nagpo-produce ng antioxidants. Ang good news naman po, from the body forms antioxidants to neutralize free radicals. And children produce million of antioxidants every day. Yan. Factors health and makes us sick. Yan, ito po yung mga kumbaga mga problema ng ating katawan o problema sa ating kalusugan sa pollution. Nandito po ang mga processed foods tulad po ng mga lakin, mga cup noodles, ito po. Kasama rin po dito yung nakaka-stress, syempre. May nakaka-stress din po dito tulad po na pag dumating si Judith ng mga babayaran po sa kuryente, sa mga bills. So talagang kasama po yan sa stress. Kakaroon pa po dito yung air pollution, syempre. Mga masamang usok ng ating mga company, mga produkto na gagawa ng mga masamang environment sa atin. Kakaroon din po dito ng water pollution, kumbaga sa tubig. Kaya naiinom na natin, medyo may kadumi yan na. Kaya kakaroon pa po dito ng sakit. So chemical pollution. Kasama rin po dito yung unhealthy lifestyle. Yung ito po yung pag-inom, pag-nigarilyo, nakakaano pa po yan. Nakakasama po yan sa ating kalusugan kung paano kubaba. Medicine side effect. Yeah. Kung may mga tinitik po kayong mga medicine, kasama po yan. Next. Yan. How can we attain good health, syempre? Ito ang katanungan. Paano natin panatilihin maganda ang ating kalusugan? Sabi po ng World Health Organization, kailangan lang po natin kumain ng 5 uri ng prutas o gulay sa isang araw. So ang tanong, nakakakain po ba tayo ng 5 uri ng prutas? Oo, naman, malamang. So ang tanong ulit, kaya ba ng ating bulsa? Kaya po ng ating bulsa, pwede po natin mabili lahat. So, ang kagandahan po dito, sa aking pinipresent, ang ating isang products ay napakaganda po, ang C24/7, kakaroon po siya ng cellular protection, cellular immunity, energizer, enhancement, support, nourishment, protection. Yun po ang mga kagandahan ano po ng ating C24/7. Next, C24/7 ay ang contains po ng daily essential. Kumbaga, to 22,000 phytonutrients and antioxidants, 29 vitamins, minerals, trace minerals, and 12 whole fruit juice blend, 12 whole vegetable juice blend. Yan, kakaroon pa po tayo ng 18 amino acid, super green foods, 14 din po yan, spirulina blend. Kakaroon din po tayo ng 12 mushrooms. Number 12, 12 digestive enzyme. Ito po yung pag-ano po ng ating tiyan, kumbaga kailangan natin magdumi sa araw-araw para maganda po ang ating tiyan. Kakaroon din po dito ng 12 herbs and specialty nutrients, 10 essential fatty acid, 5 anti-aging oxidants enhancer, longevity polyphenols. 4 din po yan. Next. Yan. Anti-aging antioxidant in sunset. Concentrate grapes skin extract. Longevity polyphenols ay grapes speed extract 95% polyphenols. Next. Yan. Ang ating pong C24/7 ay ginawa po sa B-caps. Kumbaga, which pag ininom nyo po ngayon, 5 to 15 minutes, na-absorb na po ang ating katawan. Kasi po, ang pinangbalot po nito ay talagang manipis. Galing pa po ito sa mga uri ng mga gulay.
Next. C24/7 contains the highest level of antioxidants. 22,000 phytonutrients in one product. Kagandahan po dito, yung isa po sa example, ang enhanced sexual vitality. Ito po yung kailangan natin ipatake kay kapitan para palagi pong nakaka-attend po sa kanyang ano, kumbaga sa kanyang sa kanyang trabaho. Alam na po yun ng mga asawa na kailangan talagang ano, maging masigla si barangay captain. Yan, isa rin po may isa rin po tayong products, ang complete phytoenergizer. More than 16,000 phytonutrients. Breakthrough products. Yan, nagkakaroon po din ito ng 12 whole fruit juice blend, 12 whole vegetable juice blend, amino acids. Kakaroon din po ito ng 14 green foods spirulina blend, 12 mushroom, 12 digestive enzyme, 12 specialty nutrients, 10 essential fatty acid. Ang kailan po dito ay anti-aging. Ayan, kung may mga anak naman po kayo na hindi na po nakaka-take ng di pa nakaka-take ng capsule, mayroon po tayo dito ng isang products na kumbaga Kiddy 24/7. So parang ano po ito, kumbaga gummy na kung pag pina-take mo sa kanila, kala po nila mga candy lang, pero nag-absorb po ito ng napakaraming vitamins sa ating katawan. Ayan, Restore Life. Ang Restore Life po ay kumbaga pinapaano po ang ating katawan, kumbaga ito ay gawa sa resveratrol. Resveratrol na galing sa red wine na nakakatulong po pampahaba ng buhay. Next. Next po ang ating Kulidos. Yan. Ang Kulidos po ay ito ay fish oil na magaling magpababa ng bad cholesterol. Ito ay mayaman sa DHA para mapanatiling mabilis ang ating memorya. Maganda din ito sa mga high blood. Yan. Yan. Ito po ang Kalji Pulse. Kumbaga isa pong uri ng gadget na maliit which dito po namomonitor nito ang ating daloy ng ating dugo kung maganda pa ba at ano po ng ating puso. Mayroon po ditong Vida Juice. Ang Vida Juice po ay pinapaluwang nito ang ating mga ugat sa puso para mas mabilis ang daloy nito. Mayroon po din tayong Vida Max. Ang Vida Max ay ito ay may fruit flow na nagpapalabnaw ng ating dugo. Maganda ito sa mga na-stroke po. Next, Burn Slim. Ito po ay iba't ibang uri ng pangpasexy. Kung mga medyo po kayo may mga matataba, since na po kayo sa medyo mataba, mag-exercise po tayo. Siyempre, habang minum po tayo dito, kailangan po natin samahan ng exercise para magi po kayong sexy. Next, Complete. Complete Living Coffee. Yan. Kumbaga, may phytoenergizer. Gawa po ito sa Arabica coffee. Kumbaga, ito po ang mga health benefits nila. Lower cholesterol level. Yan, helps prevent cancer of any origin. Next, ang Libin Coffee po. May iba-ibang uri ng coffee. Original, latte, cappuccino, Libin Sugar Free, at Libin Burn. Next, ang My Choco. Siyempre po, ito di ko po ito makakalimutan. Ang May Choco, pangpalakas at pangpatalino sa mga bata. May DHA na nakakatulong pagpabalik ng isip. Eh, bigay nyo po ito sa mga kapitbahay nyo na may mga utang sa inyo para po maalala nila yung kanyang utang sa inyo. Okay, next. Kakaroon din po tayo ng perfect white light. Kumbaga ito ay may glutathione, siyempre. May 1,000 vitamin C. Kumbaga talaga grabe. Pwede kang pumuti agad-agad mga ilang linggo, mga ilang buwan. Next, kakaroon din po tayo ng pangpaganda, syempre perfect white. Nagtatanggal ito ng kulubot sa ating mga katawan. Sino pa po ang medyo may mga kulubot ng mukha, take nyo lang po ang perfect white para mukha po kayong bata.
mga dalaga o kaya mga, alam niyo na yun. Next. Yan, Angel E. Napakarami rin po nitong mga benefits sa inyong katawan. May Mega Anti-Aging Property. Ito po ay sa, kumbaga sa katawan, kakaroon po ito ng lightening. At ito ay pang babae lamang. Bawal po ito sa panlalaki. Kung mga good for ano lang po ito, girl. Next. Ito, magkakaroon po tayong new drug. Ang natural essential. Kumbaga, toothpaste. Ito ay gawa sa limang ingredient na tumutulong malusog ang ating gums at mga ating ipin. Next. Ang deep cleansing whitening bar. Ito ito ay sabon na pampakinis at pampaputi. Ito ay may 8 halaman na pinagsama-sama po. Yan, masculine and feminine wash. Dito po. Ito ay may 100% organic. Ito sa aloe vera, mabula at malamig. Bagay po ito kay Junjun at kay Maria. So, next. Yan, energy pendant. Ito po ang energy pendant ay kumbaga isang uri ng pampaano po ng ating mga virus, mga isang metro, pag oras po na may mga kasalamuha kayo, medyo may mga sakit-sakit, na ano na po nito, nahaharang na. Next. Ang Protect Home. Yan. Ito po ang Protect Home. Kumbaga, home from viruses and bacteria. Panglalagay po ito sa kahit saang banda ng iyong bahay, na ano po nito ang mga bacteria. So, ang energy diffuser, yan po sa baba. Ang pwede po ang energy. Ito po ay pwede sa ilagay niyo sa cellphone, ang pang anti-radiation po ito. Cellphone, may laptop po kayo, at iba't ibang uri po na nagbibigay ng radiation na didetect po nito. Baga nakokontrol. Next. Ayan, care lip. Ito po ang care lip ay isa po sa ating kumbaga good to relieve body pain. Ito po yung tatapal sa medyo may mga sakit-sakit sa katawan. Pag may ano po kayo sa trabaho, ano po niyo ito? Ilagay po sa likod. Mainit-init po ito, nag-absorb po ito ng maganda sa ating katawan. Next. Yan, Inuits 2. Ang Inuits 2 ay ito po ay nagtatanggal ng drink balls sa mukha. Kaya kumbaga nagpapaganda rin po ito ng isang papaganda rin po ito sa ating katawan o sa ating mukha. Made in South Korea. May anti-aging pa effects. Oh, grabe. May lifting effects pa. Talagang pampakinis. Next. Yan. Ito po ang isang uri ng ating produkto na talagang napaka-quality. Ang Ultra H2. Ang Ultra H2 ay ito ay water bottle na nag-concentrate ng ordinaryong tubig magiging hydrogen water. So kung nagustuhan nyo naman po ang Ultra H2, sino po ba yung nakakagamit nito? Pakitype nga naman po ng products na ito. Ito po talaga yung pinakabigat. Ultra H2. Next. Yan, si Supreme. Ang si Supreme po ay isang uri ito ng vitamins. Kung paano po ng ating katawan. I-take nyo po ito pag umaga para palagi po tayong malusog, masigla, kung may trabaho man po tayo. Okay. Ito ay vitamins pang iwas sa mga sakit-sakit. Kumbaga grabe. Kung may C24/7 tayo, may complete, isama nyo na rin po ang C-Supreme. Okay, kung nagustuhan nyo naman po ang mga products, pakitype nga po ng mga pinakapaborito nyong products sa aking presentation para mag-next na po tayo. Yan. Next. Ito po ang uri ng ating mga products. Kuntakin nyo na lang po ang inyong mga sponsor o nag-invite sa inyo kung ano po yung mga nagustuhan nyo dito. Yan. Kung napusog po tayo sa ating kalusugan, siyempre, pupusogin ko naman po kayo sa napakagandang opportunity. Ito po ang opportunity. Yan. Ang traditional at network marketing. Ano ang pagkakaiba? Ang traditional sales, kumbaga, mga sinaunang pamahiin,
pag galing po sa factory, pupunta po po yan sa wholesaler. Didiretso po sa middleman. Tapos didiretso rin po sa retailer bago po sa consumer. Kumbaga, mas lalo pa pong tumataas ang value. So dahil ikaw po ang pinag-usapan natin dito kung sa network marketing, ikaw na po ang mismong distributor ng ating products. Kumbaga, ikaw na yung magiging artista. Grabe, swabe, di ba? Next. Ayan, easy package. Siyempre, mamaya na yan. Kumbaga, dito nyo lang po nakita na magninegosyo pa po kayo, kakaroon pa po kayo ng mga benepisyo sa buhay. Next, ito po, magkakaroon po kayo ng benepisyo sa buhay. Magkakaroon po kayo ng 12 to 15, to 14 worth of products. Ito po ay free lamang, pang personal use only. Next, kakaroon po kayo ng 25 discount to 50% discount of all products. Halimbawa po, nagustuhan nyo po yung C24/7 natin. O doon, may mga discounted na po kayo as member. Ayan, magkakaroon din po kayo ng personal accident insurance. Ano ang personal accident insurance? Halimbawa ko na lang po, naglalakad kayo sa daanan, sa kalsada, tapos nagsiselfon kayo, hindi nyo po napansin na may sasakyan na pala sa likod nyo, nawala ng preno. Sa madaling sabi, yung member po ay na-accident, personal, namatay, matatanggap po ito ng pamilya. Baga maiiwan ng member sa kanilang pamilya. So magkakaroon pa rin po dito ng 10,000 medical reimbursement. Ano ang medical reimbursement? Ito po yung, halimbawa po naglalakad-lakad kayo sa kagubatan, tuklaw po kayo ng ahas, punta po muna kayo sa doktor. Magpagamot po muna kayo, then yung mga nagastos nyo po, ipunin nyo lang. Pag magaling na kayo, punta po kayo sa opisina para ma-reimburse po. Then kasama po dito yung 10,000 burial assistant. Ano yung 10,000 burial assistant? Ito po ay yung pang-assist-assist o pang ano siya yung lamay, burol, pang kape-kape. Yun po. Siyempre di pa dyan nagtatapos. Meron pa po tayong 50,000 unprovoked murder assault. Ano yung 50,000 unprovoked murder assault? Ito po yung pagpapakabayari. Halimbawa po, excuse. Halimbawa po yung tropa nyo nagiinuman tapos narasing. Ang madaling sabi, nag-ano po sila, kumbaga nag-away-away, inawat nyo po dahil kaibigan nyo, may kutsilyo po pala, saksak, ikaw pa yung tinamaan, namatay ka, tatanggap pa po ang pamilya mo ng 50,000. So wag po natin itong asamin kasi pang ano po ito, mga accident. Pero dahil, excuse, dahil ikaw po ang member, kailangan po natin proteksyonan, protekto lamang po ito, proteksyon. Yan, magkakaroon din po kayo ng pre-medical check-up, laboratories. Pang-member lang po yan, ha? Hindi yan pwede po sa kapitbahay o kapatid nyo na may sakit o may pa-check-up. Pag kung gusto nyo po, sabihin nyo rin po, mag-avail po ng ating package para din po may pre-medical check-up din po sila. Magkakaroon din po tayo ng pre-cardio pulse, this worth 1,000. Ito po yung sasabi ko po kanina na maliit na gadget na kumbaga na ano po yung ating mga daloy ng ating dugo, kung maganda pa ba ang tibok ng ating puso, namumonitor po yan. Yan, magkakaroon din po tayo ng scholarship. Excuse. Ito po, dito po ako medyo nagandaan kasi pwede po itong i-transfer. Transferable po ito. Halimbawa, wala na po kayong kapatid na nag-aaral, pwede nyo po itong ipagamit sa kakilala nyo, kapitbahay, pinsan, o kung mga tambay man na hindi nag-aaral, kung gusto po nila ng certificate para makapag-aral, transferable po ito. Yan, magkakaroon po kayo ng pre-web page. Ano ang pre-web page? Ito po yung parang Facebook nyo, nang kailangan nyo po mag-ano ng password, username, which dito nyo po mamumonitor ang yung income, 24/7 oras, kumbaga. Talagang pinagaan po natin. Next. Kakaroon din po kayo siyempre ng ETM. Siyempre kumikita na po tayo eh. Magkakaroon pa po tayo ng ETM free. Pwede po mamili kayo BDO o China Trust. Ang BDO po, kumbaga daily payout po yan. Dahil dito po sa Empowered Consumerism, Easy 5 po tayo. Napakaganda po ng China Trust.
Kumbaga, with 5 minutes, pag may nakita po kayo sa webpage nyo na income, pwede nyo na pong ma-withdraw. Yan, magkakaroon din po kayo ng business kit. Ang business kit po ay parang brochure na kung saan doon nyo po makikita lahat ng uri ng products o iba't ibang uri ng alaga kung paano nyo po ibenta o discount. Doon po, parang brochure po yan. Yan, magkakaroon pa po kayo ng free travel incentive. Pwede po kayong makasama sa lokal at international. Ganda po, di ba? Nagninegosyo na po kayo. Pwede pa kayong makapag-travel ng mga iba't ibang uri yung gusto nyong international na pasyalan tulad po ng Maldives. Pwede po kayo dyan. Magkakaroon din po tayo ng free training. Ito po ang napakaganda kasi po ang pinag-usapan po natin ay negosyo. Napakahirap naman po nang magninegosyo ka na hindi ka po magti-training. Kung paano po pagandahin, paano po palaguin. Baka po next month, lugi na po kayo kasi hindi po kayo nag-training. Ang training natin, pwede po natin mag-download lang po kayo ng Zoom kasi online naman po tayo. Matuturuan ka po namin. Yan. Ito po yung pinakahalaga. Na, kumbaga sa baba, nakita nyo naman po, 8,999. Sulit na sulit, di ba? Yung pa lang po sa mga benepisyo na pwede nyo makuha. Siguro naman po, sa 8,999, bawi-bawi po kayo. Makitype nga po ng sulit na sulit kung talagang sulit na sulit. Yan. Magkakaroon po kayo ng package A, package B, package C. Puntakin nyo lang po ang yung sponsor kung ano yung nagustuhan yung mga package. Yan. Value for money, syempre sulit, di ba? Next. Ayan, siyempre, excited na kayo. Siyempre, dito na po tayo sa kitaan. Magkakaroon po tayo ng ways to earn. Number one po ay retail sales profit. Ito po yung sasabi ko sa inyo kanina na di ba may package na po kayo, kailangan nyo po ng benta-benta o hindi. Okay lang po kasi wala po kayong hilig magbenta. Okay lang kasi no quota naman po tayo. Ano ang kagandahan kung may hilig kayo magbenta-benta? Ganito po yun. Example ko na lang po ang isang C24/7 natin. Nagkakalaga po ito ng 1,480 as di pa po kayo member. Dahil nga po kanina, sinabihan ko na may 25 to 50% discount kayo, mabibili nyo lang po ito ng 1,090. So kung naibenta nyo po ng 1,480, magkakaroon po kayo ng kita ng 390. Siyempre, di ba? Sulit na sulit, baka isang oras nyo lang po yan. May share lang po natin ang napakaganda nating products. So, malaking tulong na po yan. Marami na pong kilong bigas mabibili nyo dyan, tsaka ulam. Ayan, magkakaroon din po tayo ng direct referral bonus. Anong direct referral bonus? Ito po ay yung, halimbawa ikaw, nagka-account ka po na bibigyan ka na po ng DTC, Distributor Tracking Center. May mga kaibigan ka po, marami, mga kakilala, mga katrabaho. So once po na senior mo itong opportunity na napakaganda, pag nagustuhan ng katrabaho mo, halimbawa si kaibigan mong A. Ayan, dahil ikaw ang pinag-uusapan natin dito, pag nag-join, nagustuhan yung benepisyo, tapos ang kitaan, bibigyan ka po ng company ng 700. Sa kumpanya po yan, di po yan sa kaibigan mo. Ito po ay unlimited po ito, as many as you can. Yan, si kaibigan, si katrabaho mong B, nagustuhan din, bibigyan ka po ng 700. Wala ka pong magagawa dahil masipag ka, mag-share ng opportunity. Kakaroon pa, halimbawa, yung mga kaklase mo dati, si klase mong C, si Catherine. Siyempre, pag nagustuhan din ng mga kaibigan mo, napakaganda po ng ating negosyo o opportunity. Yan, bibigyan ka pa po ng 700 ng company. Ito po sinasabing unlimited. Kung kahit ilan po na ma-share mo ng opportunity, pag nag-join, bibigyan ka po ng 700 ng 700 ng 700. Diba? Sulit na sulit po, diba? Yan. Next. Kung sa ano po sa lima na nakapag-join po sa inyo, kakaroon po kayo ng 3-5, syempre. Ganda. Next. Number 3 po. Ito po yung pinakamaganda. Kung nagandaan po kayo sa number 2, ito po, kumbaga sulit na sulit po kayo dito. Hindi po kayo dito lugi. Kasi sobrang-sobra pa po ito sa sobra. Ang match sales bonus. Anong match sales bonus? Di ba po ikaw kanina, ikaw ang pag-usapan natin, you
Bibigyan ka po ng left sales force at right sales force para ma-detect po ng system na magpa-match. Kasi nga, matching po. Para sa tao, may left, kaliwa o kanan. Ganito po yun. Tapos kaibigan mong A, kanina, nasabi ko nga, nagustuhan niya rin. Binayaran ka kanina ng 700 ng company. Tapos kaibigan mong B, ganun din. Kanina, 700 din po. Binayaran ka rin ng kumpanya. Paano kita ay ng 1-8 o match sales? Ganito po yun. Si kaibigan mong A, dito po sa left. Si kaibigan mong B, andyan po sa right. Magmamatch po yan. Babayaran ka po ng company ng 1-8. Sulit na sulit, di ba? Sa dalawang pa lang na kaibigan na pinagtulungan natin, hanapin, na gusto rin mag-negosyo tulad mo, pag nagustuhan, babayaran ka po ng 700. Unlimited po yun. Pati po 1-8, magmamatch po yan. So magkakaroon ka na po agad ng 1-4 plus 1-8, 3-2, di ba? Napaka-simple, baka isang araw, 3-2 na agad kinita mo. Dipindi pa po yan sa sipag natin, syempre. Next, ito po yung match sales, matching sales bonus. Dahil ikaw nga, pinag-usapan natin kanina, yung may left sales force ka at right. Sabihan mong i-kanina, may 700. Tapos si kaibigan B, may 700 ka din dyan po kanina. Tapos nag-match po yan, di ba? May 1-8 ka na po dyan. Bali, 3-2 ka na po dyan. So, syempre, tutulungan din po natin si kaibigan A dahil po ang company natin at mga ka-business partner ay tulungan po talaga dito. Hindi po dito, oras na nag-join kayo, ipababayaan. Hanapin din po natin o tuturuan ng ating kaibigan o mga na-invite. Hanapin din po yung mga kaibigan nila na magusto rin po mabago ang buhay. Halimbawa, si kaibigan A, tinuruan po natin. May mas marami palang kaibigan kaysa sa'yo. So, pag nagustuhan rin po yung kitaan, ang mga benepisyo, bibigyan rin po yan ng 700 ng kumpanya. Tapos, si kainuman niya to, o nandyan, bibigyan ka pa po ng 700 si kaibigan yung A. Dahil may left and right din po yan, tulad mo kanina, magmamatch po yan. Magkakaroon po siya ng 1-8. Yan, si kaibigan B, pababayaan natin. Siyempre hindi, kasi tulungan po dito. Hanapin natin ng mga kaklase niya nung dati, nung panahon, na mag-share ng opportunity. Oras na nag-join din, nagustuhan, bibigyan din po yan si kaibigan mong B ng 700. Tapos si Paul, bibigyan din po ng 700 pa. Siyempre, so galing po yan sa kumpanya, hindi yan sa mga kaibigan mong nag-join. Ha? Siyempre, magmamatch po rin po yan kasi may left and right din po. 3, tapos si 4. Magmamatch din po yan, babayaran din po yan ng 1-8 ng kumpanya. Dahil ikaw po ang pinag-uusapan natin dito, ikaw po yung nakapula. Once na may nakita po ang system na may tao sa left, tao sa right, magmamatch po yan. Si number 2. Tapos si number 3, magmamatch po yan. Bibigyan ka po ng 1-8 ng kumpanya. Diba? Suwabing-suwabi. Siyempre, hindi pa. May isa ka pa sa left, si 1. Sa right, nag-aabang pa, si 4. Magmamatch pa rin po yan. Babayaran ka pa po ng 1-8 ng kumpanya. Sulit na sulit, diba? Yan. Halimbawa po, dito si kaibigan 4. May 9 nasiran din po tanong opportunity, si Masayahin. Tapos sa kabila po, medyo... Ano lang po siya, product user, ibigyan po ni company si number 4 ng 700. Si 1 tapos ito, mga product user lang po. Oras po na magkaroon po ng points, maiipon po yan. Magkakaroon po ng 1,200 points ang mga products. So, magmamatch pa rin po yan, bibigyan po ng kumpanya ng 1-8. Yan, magmamatch pa po yan, di ba? Pwede po kasi dito na easy package, magmamatch po yan, 1-8. Kakaroon din po dito ng product points, easy package, magmamatch din po yan. 1-8 pa rin po yan, papasok pa po yan sa'yo. Kakaroon pa po dito ng product points, 1-8 pa rin po yan. Pakitype nga po ng 1-8, kung swabi-swabi kayo sa 1-8, matulog na pa po yan, gising-gising po kayo. Thank you, madam. So, paano naman po? Ganito lang po yan. Halimbawa, mga kaibigan mo, madami nag-share. Isang araw lang po, magkano yung potential income mo? Kailangan lang po natin, halimbawa, dito sa kabila, may 18 pairs.
tao o sa trade sa right may 20 na tao, kailangan lang po natin ng 16 pairs. Kasi po ang sobra po niyan plus out na para naman po 'yan sa kumpanya kasi kailangan naman po kumita ng kumpanya kasi pag once na nalugi po 'yan baka di na tayo magkita-kita next day, next month, ganun po. No, so, magkano pwede mong kitain 16 times 18 po? Ang potential income mo a day ay kakalaga po ng 28,800 a day. Siyempre, napakalaki na po yan. Laking tulong na po yan sa atin, lalo na po dito sa Pinas. Sa oras po ngayon ng pandemic. So, depende na lang po dito sa sipag natin. Sipag na lang po talaga. Okay. Pagtutulungan po natin yan. Yan. Imagine if paano kung nagsipag ka ngayong month. Naka-share ka ng dalawang kaibigan. Ngayong month. Next month, naging 32. Naging 32. O kaya naging 64 sila. Kung sa isang taon, ito po ang pwede mong kitain. Ang potential income mo po ay 4 million. Di ba? Napakalaki na po yan. O sabi na natin malaki. Malaki nga naman talaga po yan. Kung nalalakihan po kayo, sabi na natin na bawasan natin ng 10% o 50%, kalahati na lang. Sabi na natin, 1 million na lang o isang taon. Napakalaking tulong pa po yan, syempre. Hindi po natin kikitain ng 1 million ng taon kung pag magiging empleyado pa lang po tayo. Pero po dito sa Empowered Consumerism, pag sinibagan nyo sa isang taon, hindi lang po yung 1 million. Ito po, pwede mong kitain 3 to 4 million. Yan. Ito pa po, ang pinaka-advantage po ng kumbaga ang 15 accounts. Ang 15 accounts po, ang pinaka-VIP accounts natin. So, mag-invest ka lang ng 134,000, magkakaroon ka ng wala ka pa pong ginagawa o wala pa tayong tinatrabaho, magkakaroon na yung account ng 40,000 cash. Ano po yan, cash? Kakaroon din po tayo ng 195 kaalaga po ng products. Ang kagandahan po dito, bawing-bawi na po kayo kung sa products pong naibenta nyo. Kung hindi naman po kasi wala kayong hilig, okay lang. Kasi no quota po ito. Ang 15 accounts, example ko lang po. Halimbawa, may isang taxi kayo o isang taxi na nagtatrabaho po sa isang araw na kumikita ng 1,000. So, kung 1,000 lang po, halimbawa nasira yung taxi nyo, di wala na po magtatrabaho. Dito po sa 15 account na sinasabi natin, pag marami kang taxi, halimbawa 15 na taxi, ng tigi 1,000 isang araw, napakalaking tulong na po yan. Pag nasira po yung isang taxi mo, may 14 na taxi ka pa. Kumbaga, ang kitaan po natin dito, parang jet plane. Napakabilis po. Napakadali at napakabilis ng maabot ang ating mga goals sa buhay. So, wag na po kayong magdalawang isip na ano po ng VIP account. Napakaliit lang po yung halaga. Kumbaga, kung yung kapalit naman ay talagang pwede magpabago ng buhay mo. So, 15 accounts po ang pinaka VIP natin dito. Makatype nga po ng number 15. Kung magising pa po kayo. 15, yeah. Next. Ayan, ito po ang rason kung ang bakit ang tao ay nagninegosyo. Ito po, napakaliit lang po na kapital, pero big income. Dito po yan sa Empowered Consumerism. It's people do business. Helping its other system. Yan po nga sinasabi ko po, tulungan. Ito po, isa pa rin po dito, yung pag-uugali, mga positibo sa pag-uugali. Kakaroon po tayo ng developed potential. Health and wellness, kumbaga kasi food supplement po ang ating pinag-uusapan. Apakaganda po. Makes you be the boss of your own business. Kumbaga wala po tayo ditong amo. Ikaw po ang masusunod dito, sariling negosyo mo, depende sa sipag mo. Hindi po tulad ng pag-empleyado, nagtutulog ka po ng maaga para gumising ka rin ng maaga. So dito po, enjoy lang ang buhay at subok-subok lang. Ganun po din. Then, ito po yung apply. Apply is the law of leverage. Ito po yung sa pamamagitan ng ibang tao, sa sipag at galing mo, pwede ka rin na kumita. Kumbaga, pinaparami mo ang iyong pinaparami mo po ang iyong kakayahan, oras, galing mo sa pamamagitan po ng ibang tao, pero kumikita po kayo. Ganun po ang kagandahan. Ayan, bago po ako magtapos, ito po ang maiiwan ko sa inyo. Do not give up.
be strong. Huwag po kayong susuko, maging matatag lang po kayo, maging malakas lang po kayo. Kasi ang buhay po, ang buhay ganun po talaga. Maraming mga pagsubok. Kailangan labanan mo lang, pakatatag ka. Kung ikaw talaga ay may pangarap sa buhay, gawin mong inspirasyon yung mga taong nasa paligid mo, yung mga taong nag-successful na, kasi kaya nga nila, siyempre kaya rin natin. Pag sumuko ka, wala talo ka. Pero pag tuloy-tuloy ka, may posibilidad kang magtagumpay sa iyong mga hangarin sa buhay. So, yun lamang po. Next, tapos na po ako sa aking presentation. Salamat at sana nagustuhan nyo naman po ang aking presentation. Di pa po dyan nagtatapos kasi kung nagustuhan nyo po ang kitaan at mga benepisyo, syempre may magsishare din po ng napaka, kumbaga, batang-bata po ito, nakaka-inspire po ito. Kumbaga, tubong table din po ito, kababayan natin, kababayan ko pala, mga kaway-kaway sa mga taga-Bicol po dyan. So, isa po siyang estudyante, fresh graduate. Oh, grabe, ginagawa niya po ang negosyo full-time. Nag-module pa po siya, pagsasabay niya, grabe. So, ang laki na rin po ng kanyang kita. Nakaka-inspire lang po itong batang to. So, siya na po magpaano ng kanyang buhay, magpwento ng talang buhay, baka matapos po na eh. Wala na po kayong pakikinggan. So, welcome na po natin ang ating sharer, ang Coach Ramon Simura. So ayan, good morning po guys. So thank you po sa ng magandang pag-intro po sa akin ni Coach Junwell. So mag-share po muna ako. Wait lang po. So, ayan. I'm Ramon Simura Jr. So, from Bicol po ako. Ayan. 20 years old, grade 12 student. So, ayan, parang hindi po talaga ano sa akin na grade 12 ako pero 20 years old na ba ako kasi meron din pong ano niyan kasi yung dapat po talaga is graduate na ako ngayon. Pero yung parents ko po, since hindi po kasi kami kayang pagsabay-sabay ng lahat, so tumigil po muna ako ng pag-aaral pagkatapos ko pong maka-graduate ng grade 6. Kasi sabahalo sabay-sabay na po kami si ate, si kuya. So ako po muna yung pinatigil. Kaya ngayon, 20 years old. Ngayon pa lang po ako pag-graduate. So actually, graduate po ako this July 15. Ngayong July 15 po, pero since nandito po ako sa Manila, talagang hindi po ako makakaakyat ng stage. Pero hindi po ako nagsisisi. Kasi dito po sa Empowered Consumerism, sa mura ko pong edad na to, talagang na-achieve ko po yung mga goals ko and talagang binago po ako ng Empowered Consumerism. So ayan, first time ko po mag-share. Then i-share ko lang po sa inyo kung paano ako nag-start sa EC. Then konting background ko po nung nasa Bicol po ako. So, ayan po ako nung nasa Bicol ako, talagang estudyante po. Talagang yung buhay ko po before, school, bahay lang. So, since nag-pandemic po, talagang ayan, patambay-tambay lang. Kung makikita mo talagang province na province po talaga yung dating ko dyan sa picture ko na yan. Then dyan po, before po ako umalis kasi sa amin, talagang piyesta. So, ayan, nakigain po muna ako bago pa ako pumunta dito. Then, ayan naman pong isang yan, yung mga classmates ko po yan sa Bicol. Sila po yung talagang nakakasama ko din doon. Kasi po, yun nga po yung buhay ko eh. School, bahay. So, ayan. So, ayan po. Hindi po ako yan, pero i-share ko po sa inyo na hindi rin po ako galing sa pamilya. Hindi rin po talaga ako galing sa mga marangyang buhay. Galing sa mayamang pamilya. Ayan. So yan po yung kabuhayan namin sa Bicol. So thankful ako kasi kahit ganyan yung kabuhayan namin sa Bicol, napag-aral po ako ng parents ko. And until now, kahit ganyan po yung
trabaho nila. Gusto ko po rin kasi kaya po ako pumunta dito sa Maynila para i-perso ko po talaga yung na-encounter ko sa Facebook. Kasi through Facebook ko lang po talaga na-encounter si EC. Actually, wala po sa akin nag-invite. Ako po talaga mismo yung lumapit. So, yan po talaga yung kabuhayan namin sa Bicol. So, kahit ganyan po yung... Gusto ko rin po kasi maalis sa situation namin eh. Kasi ayoko na din po kasi na nakikita yung parents ko, yung papa ko na nagtatrabaho kasi... Diba, tumatanda na rin halos talaga mula sa simula talagang ganyan na po ginagawa ni Papa. So, gusto ko po talagang kasi medyo tumatanda na rin po. Ayoko na po siyang nakikita na nagtatrabaho. Kasi ever since the beginning talaga, yun na po yung ginagawa niya para makapag-aral kami, para pag-aralin kaming lahat, anim po kaming magkakapatid. So, yun po. Gusto ko pong maalis kami sa situation na gano'n. Kasi sobrang hirap po talaga. Kahit po bumunta ko sa, lalo na po pag tirik na tirik talaga yung araw, magtatrabaho ka at magtatrabaho ka. So hindi po madali yung buhay ng magsasaka. Yun po yung talagang gusto ko rin mabago sa buhay namin. Pero ipinagmamalaki ko po yung parents ko. Ipinagmamalaki ko po si Papa. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, wala din po ako dito. Hindi po ako magsasalita ngayon sa harap. So, ayan po. So, ayan. Paano ko nga po ba nakilala si EC? So, tulad po ng sinabi ko, that time, estudyante din po talaga ako. Since nagka-pandemic, yung pag-aaral ko po is meron kaming online, meron din po kaming module. So, kadalasan po doon sa amin, naging module talaga. So, that time din po, habang nag-module ako, talagang kailangan ko din po mag-ano kasi yung mga teacher ni kasi namin minsan may mga pinapasagutan na hindi naman itinuro. Kaya kailangan ko po mag-cellphone. So, ayan, nag-Facebook muna ako saglit. Then habang nag-scroll ako, talagang nakita ko yung post ni Mentor Manny. Ayan, so... Isa po siya sa reason kung bakit ako nandito ngayon. Kaya thankful po talaga ako dito sa taong to. So, paano nga po ba ako nag-start? So, nag-message pa ako kay mentor. Sabi ko, sino ba naman kasi yung di maku-curious na kikita ka gamit yung Facebook mo, di ba? Kikita ka ng malaki gamit yung Facebook mo. So, nag-message po ako kay mentor na about sa ibang details pa kasi naku-curious nga po ako dun sa nakita ko. Ikaw ba, kung sasabihan ka na yayaman ka, hindi ka ba maku-curious, hindi mo pa aalamin yun? So ako po kasi talaga, tulad ng sinabi ko, grabe po yung pangarap ko din sa buhay para sa family ko. So ayun na, nagtuloy-tuloy po. Pero hindi po ganun kadali. May pinanood po sa akin si mentor na isang video presentation po ng business natin. So pinapanood ko po siya, nung nalaman ko na po na may puhunan, talagang negative na po talaga ako doon. Negative na po ako doon. Pero pinakita ko din po siya doon sa tita ko kasi doon po ako nakatira. Hindi po ako sa bahay namin nakatira, doon po sa tita ko. So pinakita ko po siya. Negative din po yung tita ko. So ako naman po, sabi ko, di pa nga natin nasusubukan, negative na agad. Diba? Pero ayun, tinuloy-tuloy ko po pa rin yung conversation ko kay Mentor Manny. Then, inano ko na din po siya, i-share ko na din po siya sa mama ko. Then sabi, pinakita ko din po siya sa mama ko. Sabi ng mama ko, maglalabas daw ng pera. So hindi din po talaga. Ayaw din po talaga ng mama ko. So di ko na din po inano si mama, di ko na din po kinontra. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pakikipag-communicate ko kay Mentor Manny. Then ako din po kasi talaga yung tao na hindi ko papasukin ang isang bagay kapag wala po talaga akong alam. So yung ginawa ko po that time, nag-research din ako, nag-YouTube ako, tinignan ko at nakita ko yung mga taong naging success dito sa Empowered Consumerism. Then ipinakita ko din po yun kay mama. Then naging positive po talaga siya. So sabi, isinay na din po yun ni mama kay papa, pero si papa naman po yung nagne-negative. Then, share ko din po yung mga nakikita ko talaga kasi yun po yung kailangan makita po ni Papa. Yun po, kailangan ko po mapatunayan sa kanila kung gano'ng kaganda yung business natin. So, ayan po, naghanap po si Papa ng paraan, di ba? Sobrang supportive po kasi ng parents ko sa akin. Kaya ipinagmamalaki po talaga yan. Sobrang, dun pa lang po sa support nila, 100% na po yung binibigay nila sa akin. Kaya, sobrang thankful po talaga ako kasi sila yung naging parents ko. So, ayan, nakahanap po sila ng pang puhunan ko.
Pero isa na naman po sa nagka-problema sa akin, hindi din po kasi ako, wala din po kasi ako mga gadgets na talagang magagamit ko rin. Then, that time din po, nasira po yung cellphone ko bago po ako magpunta dito sa Maynila. Eh, kailangan ko nga pong makapag-attend ng Zoom. So, doon po ako nakatira sa tita ko, yung mga anak ko niya, since abroad po yung papa nila. Ang ginawa ko po, sabi ko sa kanila, ako po yung gagawa ng mga modules nila. Ako po yung gagawa ng mga modules nila. Basta pahiramin lang po ako nila ng cellphone para makapag-attend po ako ng Zoom na to. Kasi po yun nga po yung gusto ko. Madagdagan pa yung knowledge ko about sa business na to. Kaya lahat talaga ginawa ko. Kahit pagod ako para dun sa module ko, ginawa ko pa rin po yung sa kanila para mapahiram po nila ako. Diba? So kasi po tayo, tayo po kasi mga Pilipino, kung gusto talaga natin, may paraan. Eh ako, gustong-gusto ko po talaga madagdagan yung knowledge ko about dito sa business na to. Kasi sobrang naku-curious po talaga ako and hinahangaan ko talaga yung sistema na naipakita sa akin dito. So, ayan po, bago po ako magpunta dito, si Mama, kasi supportive po talaga siya, bago po ako magpunta dito sa Maynila, binilihan muna niya po ako ng cellphone. So bago po ako pumunta dito, talagang bago muna po yung cellphone ko. Ganun po ka-supportive yung mama ko. Kahit galing po kami sa hirap, kahit mahirap po talaga yung buhay namin sa Bicol, talagang sinuportahan nila ako. Kasi ganun tayo kamahal ng mga magulang natin eh. So ayan, bakit po nandyan si Mentor Nora? So ganito po kasi yon. Before po kasi ako umalis ng Bicol, talagang di ko din alam kasi sabi sa akin ni mentor, i-balance ko daw kung ano ba ipapatuloy. Gusto ko rin kasi i-focus, gusto ni mentor kasi pag nandito na po ako, focus ako sa business natin. Pero hindi naman po niya sinasabi na talagang mag-drop out ako. Pero yun po talaga yung binabalak ko na that time. Imagine ilang buwan na lang po pag-graduate na po ako ng grade 12. Diba? So, nung ang pinaka-last po kasing na-zoom na yon is si Ma'am Nora. Diba? So, chinat ko po talaga siya, kinausap ko siya. Sabi ko po sa kanya, ano ba po yung magandang gawin? Yung i-drop out ko na po ba yung pag-aaral ko para makapag-focus ako dyan? So, suggest niya po sa akin, what if kaya, pagsabayin ko po yun dito sa hub? Kaya, pinagsabay ko po talaga kasi na-realize ko din, paano ko malalaman kung kaya ko kung di ko susubukan? Like for example, dito sa business natin, paano natin malalaman kung yayaman tayo dito, magiging success tayo dito kung hindi po natin susubukan, di ba? So yun, sinubukan ko. Sabi ko kahit anong mangyari talagang susubukan ko rin. So yan po yung teacher ko, yung nasa skwela ko. Ayan, naka-face mask ako. Nagpaalam po ako sa teacher ko, then nagpaalam din po ako sa iba kong classmate, pero hindi po nila ako pinapayagan. Pero ayun, tinuloy ko pa rin po. So ayan po yung naka-red po ako. Ayan, papunta na po ako yan dito sa Maynila, papunta po ako dito sa hub. So itinuloy ko pa rin po talaga, then sinuportahan po talaga ako ng parents ko. So ayan, next po. So ayan, nung napunta na po ako dito, ayan, na-meet ko na po silang lahat. Na-meet ko po yung team ko, na-meet ko na po si Mentor Manny. Ayan po, sila Kuya Mon, sila Coach Lovely, yung mga team ko po. So, dyan po na improve din po talaga yung skills ko. Kasi yun nga po yung purpose ko para pumunta dito eh. Kasi gusto ko po talaga makita actual, makita po sila ng personal. Para, yun po yung gusto ko, ma-improve talaga yung skills ko kasi ayokong pasukin ang isang bagay kapag wala po talaga akong alam. Diba? Ganun po talaga ako, ganun ko po nagustuhan yung system ng Empowered Consumerism. So, dyan po ako training ni mentor about posting, ayan, prospecting, paano mag-approach. So, ayan po, dyan po nila ako training na ganito, ganyan, yung gawin mo, ganito, ganyan. Lalo na po yan si mentor, talagang sobrang ginaguide niya po kaming lahat. So yung kadalasan ko pong makasama sa workstation namin, ayan si Coach Lovely, talagang that time po hindi po talaga ako nagsasalita. Hindi po talaga ako nakikipag-video call, ayoko po nagsasalita. Kaya kapag may prospect po ako, lalo na pag OFW po, talagang tatapikin ko na lang po yan si Coach Lovely.
Kasi siya po yung malapit sa amin. Tatapikin ko na lang po yan. Siya po yung makikipag-usap. Bahala. Sabi ko, bahala ka dyan. Mag-explain. Basta. Kasi yun po. Talagang parang wala po talaga akong confidence sa sarili ko. Makipag-usap pa. Aminin ko po talaga kulang pa yung knowledge ko. Kaya yun po yung gusto ko talagang i-improve. Nung nasa Pasig pa po kami yan. So, ayan. Ayan po yung family ko. Ayan po sila, mama. So, ayan. Isa po sa challenges na dumating po talaga sa amin. Ayan, makikita mo po yung bahay namin. Last year lang po yan. 2020, bare months po. Di ko po alam yung exact month. Pero, last year lang po yan. So, ayan po talaga yung challenges na dumating po talaga sa amin. Na gusto ko po talagang baguhin. Gusto ko po talagang makaalis sa situation namin. So, makikita mo po dyan yung may hawak akong yero. Ayan, yan po yung talaga yung bahay namin. Diba? Kunting hangin-hangin lang mawawalan po talaga kami ng bubong. So, bare months po, that time, may sunod, dalawang sunod po yung bagyo na dumating sa amin. So sa unang bagyo po talaga, sa unang typhoon, bubong po yung nawala. Bubong po yung nawala sa amin. And sa sunuran po kasi sila. So, pangalawa po, ayan, naubos po yung gamit namin. Diba? Nakikita nyo naman po, ayan si mama. Talagang sobrang sakit po nung nararamdaman ko po that time. Kasi ayoko po na nakikita yung family ko na nahihirapan. Diba? Kasi yun po talaga yung ayaw ko, yung makita yung parents ko na nahihirapan. Diba? Kaya po yan po talaga yung bagay na gusto kong mabago sa buhay namin. Diba? Ako po yung, lumaki po yung pangarap ko dahil po sa mga magulang ko. Dahil po sa parents ko. So yun po talaga yung gusto kong baguhin. Ayoko pong magstay sa ganun. Ayoko pong makita yung mga magulang ko na nahihirapan. Kasi buong buhay po nila, nagtatrabaho sila para sa atin. Para mapag-aral tayo, mapakain tayo ng tatlong beses sa isang araw. So since kaya naman natin dumating sa time na ano, kaya naman natin itayo yung sarili natin. So dapat ma-realize din natin na kailangan na nating tulungan sila. Kasi nagkaisip na po tayo. Buong buhay nila nagtatrabaho po sila para mapag-aral tayo. So ito na po yung time natin para matulungan po natin sila. So kahit estudyante pa lang po ako, talagang sabi ko tutulungan ko tong parents ko. Ayoko po magstay sa ganung classic situation. Kasi ayoko po nakikita na nahihirapan yung family ko. Yun po talaga yung pinaka gusto ko. Kaya po gusto ko talagang maging success habang bata pa po ako, habang talagang nakikita ko po yung parents ko na malakas. Diba? So, ayan po yung family ko. Ayan sila mama. Ayan po yung mga kapatid ko. Anin po kaming magkapatid. Then, nakikita niyo naman po, ayan, nandyan din si Mentor. Kasi, minit po niyan ni Mentor yung mga parents ko. Nagpunta po siya dun sa amin. Nagatid po siya noong products ko. Kasi, gustong-gusto din po talaga ng mga magulang ko makita talaga yung taong nakakasama ko din dito. So, ayan po yung pinapagawa muna naming bahay ngayon kasi, di ba, nakakaano din po kasi na ganun na yung ano namin. So, nagpatayo din po talaga yung mga magulang ko na comfortable din po. Yung hindi yung signal number one pa lang po yung typhoon, nawawalan na po ng bubong, di ba? So, ganun po. Magbubong na lang po dyan, isisimento na lang po yung bubong, pero hindi pa po tapos. So, ayan po, next po tayo. So, ano po ba yung goal ko, mga goals ko? Bakit ako nag-easy? So, ayan po, since nakita nyo naman po yung bahay namin, yung sitwasyon ng bahay namin dati, di ba? So, yan po yung pinaka gusto ko. Yung ma-experience po ng family ko, yung makatira sa isang komportableng bahay, sa isang malaking bahay, yung sa sobrang laki ng bahay, hindi na po kayo magkikita-kita, di ba? Yan po yung gusto ko para sa family ko. Yan po yung talagang gusto kong i-achieve. Kaya po ako nag-easy. So, kaya grabe po yung pangarap ko para sa family ko. So, yan po yung una kong goal. Yung Toyota Yaris car. Diba? So, kung hindi ko man yan ma-achieve bago mag-December, talagang next year po, 2020, bingo sa akin yan. Yan po talaga. Dinideclare ko po talaga ba 2022, makukuha ko po yung first car ko. So ayan, baka sabihin nyo po, naglagay ako ng airplane dyan para bumili din ako ng airplane. So hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun kasi ako po kasi gusto ko po mapatravel ko po yung parents ko kahit saan man pong bansa. Kasi po
Gusto ko po ma-experience nila yung hindi po talaga nila nararanasan until now. So gusto ko po mapatravel sila. Hanggat sa malakas pa po kasi sila, gusto ko ma-experience din po talaga nila yung mga ganong bagay. Kasi once na nagkakaedad na po sila, kahit po yung mga outdoors activity, hindi na po nila magagawa yan. So habang malakas pa po yung parents ko, gusto ko po ipa-experience sa kanila yung mga makapag-travel kahit saan man po. Yan po yung goal ko para sa family ko, para sa parents ko. So ayan po, thankful po ako sa mga taong to. Kasi po yun yan yung nag-guide sa akin dito. Sila po yung talagang tumutulong sa akin dito and talagang na-inspired din po ako, minomotivate po nila kami. Kami pong mga havers, kami po na nag-join dito sa AC. So, ayan po, unang-una po si Mentor Manny, sobrang thankful po ako sa taong to kasi kung hindi dahil kay Mentor, wala po ako dito sa Empowered Consumerism. Kung hindi dahil kay Mentor, wala po ako ngayon dito sa Hub at nakakapagsalita po ngayon sa harap nyo, di ba? So, thankful po talaga ako dyan. And ayan naman po si Apmay, yung grant upline po natin. And talagang sobrang, nakilala ko po yan nasa ano pa lang ako, nasa Bicol, sa Zoom pa lang po. Kasi, ayan, nakita ko po talaga yung ano niya, yung mga sinishare niya sa atin. Diba? Minomotivate niya tayo always. Yan po yung first meet namin nung pumunta po siya dito sa Hub. So, ayan po, nung na-inspired po ako, nasa Bicol pa lang ako, nakita ko na, imagine, yung bintana, yung mga salamin pala ng bahay mo, ano ka talaga, tatayo talaga yung balahibo mo dahil sa ano. Kasi di ba sobrang laki po ng pinapatayo yung bahay niyan ni Apmay. So, thank you po, Apmay, kasi may namotivate po kaming lahat always. And yan naman po si Apmay, na asawa po ni Apmay, talagang grabe po yung tulong niya sa amin, sobra. Naalala ko po yung hindi ko po makakalimutan yung sinabi niya sa amin nung nasa office kami. Sabi niya po, magtuloy-tuloy hanggat sa tuloy-tuloy ka lang po, meron kang mararating. So ganun lang po tayo, tuloy-tuloy lang po tayo dito sa business natin. Tuloy-tuloy lang po tayo kasi sila, mas meron po silang experience sa atin. Kung sila po nga nagtuloy-tuloy and right now nakita talaga natin yung result nila. So dun, yun lang din po yung talagang gawin natin. Magtuloy-tuloy lang po tayo kasi for sure may mararating po tayo. So thank you po up Mike kasi grabe po yung support niyo sa amin. Thank you po sa inyong dalawa ni Apmay. So ayan naman po si Mentor Wilma. Isa din po yan sa nakatulong sa akin at grabe yung motivate talaga niyan sa amin. So naalala ko po yung sinabi niya sa amin nung nasa Pasig pa kami kasi nag-share po siya. Sabi niya sa amin, kapag may gusto kang isang bagay, i-declare mo. I-declare mo talaga sa universe. Kasi yung gagawin lang ng universe is mag-response kung ano talaga yung gusto mo. Diba? Pero kailangan po natin kasi once na nag-declare po talaga tayo kung ano yung gusto natin, gawan natin na action. Gawan po natin ng move kasi declare ka ng declare, wala ka naman pong ginagawa, nganga ka pa rin dyan. Diba? So anong gagawin mo? Alam naman nag-declare ka na magkakotse pero hindi ka gumagawa ng move. So ano yung ine-expect mo? Diba? Baka sabihin nyo kasi ayan si Coach Ram, so mag-declare lang daw tayo ng mag-declare pero wala ka naman ginawang move. So diba? Wag kayo mag-expect. Diba? Yung ano talaga doon, gawan mo ng move para magkaroon ka ng result. So yun yung ginawa ko. Sabi ko, hindi ko tatapusin yung month na to hanggat sa wala akong result. Diba? Dineclare ko talaga. So yun din po yung gawin nyo. Talagang i-grab nyo po yung opportunity na naipakita sa inyo kasi dito nyo talaga ma-achieve yung lahat ng goals nyo. So ayan po yung napakaganda naming mentor, si Mentor Lovely, ang aming napakagandang coach, yung mas lagi namin nakakasama dito sa Hub. Grabe po yung ano niyan, kasi diba tulad po na sinabi ko sa inyo, hindi po ako nakikipag-video call, nakikipag-usap sa prospect nung nasa Pasig po kami. And kahit po ngayon, ang gagawin ko lang po talagang, kasi nandito lang po siya eh, tatapikin ko lang po yan, sabi ko, ayan, may kakausapin po tayo. Coach Lovely, may kakausapin po tayo. So thankful ako sa taong to kasi nandito lang po siya. Lagi ko lang po siyang matatabik. So grabe din po yung ano, talagang yung kulitan din namin dito sa talagang parang magkaedad lang po talaga kayo. Diba? So thankful po ako sa taong to kasi siya po yung mas talagang nag-guide sa amin dito kasi siya po yung mas nakakasama namin dito sa workstation namin.
So ayan po kay Abby. So ayan, alam naman natin yung ano, yung background ni Abby, yung ilan po sa atin dito, then pati naman po si Mentor Robin. So ang ginawa ko lang po kasi, naging ano lang po ako, naging na-inspired lang po ako ng na-inspired. Yun po yung kasi yung dapat gawin natin, yung ma-inspired lang ng ma-inspired dun sa mga taong nauna sa atin at nagka-results sa atin. So ayan po, si Abby naging ano po siya dati, naging empleyado din. Kasi tayo, ako din po, pinangarap ko din maging empleyado. Diba? Pinangarap ko din pong maging magkaroon ng magandang profession. Kaya po ako nag-aaral. Bago pa ako umalis ng Bicol, nag-i-enroll na po ako sa Bicol University, Mechanical Engineering po ako. Kasi yun nga po yung gusto ko, makahanap po ako ng magandang trabaho para po sa family ko. Pero dito po kasi sa ano, dito po kasi sa Empowered Youth and Mirism, dito ko rin po na-realize, yung tao po kasi is may program niya, may yung isang tao, yung na-program ka sa isang pagiging employee or na-program ka po sa pagiging businessman mo. So halimbawa po, yung bata ka pa lang, na iisip mo na po kung ano yung dapat mong ganit, gusto ko maging ano, maging police, gusto ko maging teacher, yung na-program ka na po sa pagiging employee. Kaya pag may nag-share sa inyo ng isang business opportunity, nagiging ano na po tayo, nagiging negative na po tayo. Pero dito ko po na-realize na, di ba, maraming mga nagiging success dahil nagtayo po sila ng business. So dito ko din po yung talaga na-realize, marami po akong mga na-realize nung pinasok ko na po si EC. Kasi dito po talaga, madali tayong magiging success. Yun po yung talagang naano ko dito. Then yan naman po si Aprobin, di ba? Alam naman po natin yung background yan. So yun lang po, talagang na-inspired lang po ako ng na-inspired. Kasi ang iniisip ko po, kung sila nga po nagawa nila, syempre magagawa din po natin. Kung sila nga po nagawa nila, yan po si Aprobin, di ba? Na yung ilan po sa atin alam na yung background, pero sasabihin ko pa rin po, taga-bundok siya dati. So, iniisip ko po talaga kung siya nga po nagawa, for sure magagawa ko rin. Ang kailangan ko lang po is magtuloy-tuloy. I-grab ko yung opportunity na ina-share sa akin, na-introduce sa akin, kasi for sure, makikita ko talaga yung sarili ko, magiging success ako dito. So, bakit po nandyan si Coach Maribel and si Coach Ho? Kasi po, isa po yan sa nag-guide sa akin. Kasi ako din po talaga yung tao na grabe po yung ano po yung gagawin ko. Gusto ko rin po talaga ma-improve talaga yung skills ko. So ano po yung ginagawa ko? Nagpapa-guide po ako sa kanila always. Kasi may mga prospect po akong karamihan po sa mga downline ko, mga OFW. So sila po yung nag-ano sa akin, nag-guide sa akin kung ano ba yung dapat kong gawin, di ba? Kapag may kausap po ako, halimbawa may prospect po ako, kapag OFW, ipinapakausap ko po sa kanila kasi yung mga prospect po natin, dun po yan makakarelate. Diba? Mas makakarelate po sila kapag OFW din po yung nakausap nila. Kaya thankful po ako dito sa dalawang taong to. Kapag may kausap ako, kung busy man si Coach Maribel, dun ako kay Coach Ho. Pag busy si Coach Ho, dun pa ako kay Coach Maribel. So, yun po yung ginagawa ko. Talagang tinutulungan po nila ako, kaya thankful po ako sa dalawang tao na to kasi lagi po silang nandyan para i-support din ako. Diba? Hindi po kami magkakilala pero tinutulungan po nila ako. Diba? So thank you po Coach Maribel and Coach Ho. So ayan, nakikita nyo naman po nag-aaral po ako. So talagang dito po sa Hub, pinagsasabay ko po talaga yung pag-aaral ko tsaka yung business. So part-time ko lang po siya ginagawa, kaya hati po talaga yung oras ko. So ayan, yung result ko po na yan, nag-21K, nag-28, nag-37. Yung result ko na po yan, this June lang po yan. This June lang po ako humataw kasi kulang pa po ako sa self-confident ko talaga nung mga nakaraang buwan. Kasi hindi po ako nakikipag-usap. So, sabi ko sa sarili ko, ayoko mag-stay sa ganito. Gusto kong makipag-usap. Nakapag-present nga po ako ng lasing eh. Diba? Pero nag-present po ako, prinesentan ko siya. Kahit po lasing yung tao. Hindi naman po talaga yun yung kausap ko, yung asawa niya. Pero inagaw po nung asawa niyang lalaki, diba? So,
nag-present po ako. Sige, try ko nga to. Total, hindi ko naman maano talaga eh. At least nakapag-present ako, nagawa ko through video call. Kasi through video call po talaga yan yung hindi ko magawa-gawa. Kasi wala nga po akong self-confidence. Pero yung first week po ng June, talagang hinataw ko na. Ginawa ko na po talaga yung business. So, ang tanong po guys, normal po ba na kumita ang estudyante ng 37,000? Di ba? Pero dito po sa empowered consumerism, normal na normal po yun. Kaya para po sa iba dyan, kung estudyante ka man po ngayon or OFW ka man po ngayon, isipin nyo lang po, kung ako nga po na estudyante, nagawa yung business, so for sure magagawa nyo rin po yan. Di ba? Yan po yung isipin nyo. Talagang, kung ako nga po estudyante, natulungan empowered consumerism, natulungan ng mga coach natin, natulungan ng mga mentor natin, so for sure magagawa nyo rin po yan. Ganun po ka-powerful sa empowered consumerism. So, wag na po kayong magduda talaga. Talagang, i-grab nyo na po talaga yung opportunity na to kasi dito po tayo magiging success. Sa mga OFW po dyan, talagang, pasukin nyo na po to kasi mahirap po yung buhay nyo dyan sa abroad. Marami po akong na-encounter na mga tao din, mga OFW din na grabe yung story nila. Ayan, tulad po yan ni Ate Mikay, isa po, dyan po yan sa Saudi. Nakilala ko po yan, sobrang maiyan, pero pinasok niya po yung business kasi dito niya rin nakikita yung sarili niya na magiging success po siya dito. So, ayan po. Bago po ako magtapos, ang i-share ko po sa inyo yung isang bagay na gusto ko po talagang maano nyo din. So, yan po. Always turn a negative situation into a positive situation. So, wag po kayong magstay. Yan po kasi yung isa sa mga sikreto din natin kung paano tayo maging success. Maging positibo lang po tayo dito sa business natin. Maging positibo lang po tayo. Wag po tayong magpadala sa mga negative na yan. Don't entertain negative thoughts, guys. Kasi kung i-entertain mo pa po yan, talagang kakainin ka po ng negative na yan. Magiging yung mind mo po is magiging negative. Diba? Yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi dyan po ako. Naging positibo lang po ako. Naniwala po ako na kaya po. And dyan po yung lagi kong sinasabi sa mga downline ko. Dyan sa Singapore, Saudi, meron pa ako sa Spain. Talagang yan po yung sinasabi ko sa kanila. Maging positibo lang po sila. Huwag na po silang magpadala sa mga negative side. Diba? Kasi hanggat sa tuloy-tuloy po tayo, may mararating po tayo. Kaya kung ako po sa inyo, maging positibo lang po kayo at mararating po kayo. So yun lang po. Thank you po. God bless po sa inyong lahat. So ayan lang po. Ayan. So maraming salamat, Coach Ram. Nakaka-inspired po talaga ang ating share ngayon. Kung na-inspired po kasi share natin, pakitype nga po.